Subok na sa larangan ng pagsasaka si Tatay Gerardo. Gamit ang iba't ibang tradisyonal na paraan, pero hindi pa rin siya tumitigil sa pagtuklas ng makabagong teknolohiya na makakatulong sa kanyang lupang sinasaka. Ikumpara sir sa mga produktong natural practice, ginagamit mi yung ano lang, nalalaman ming produkto. Pinaka main reason ng magandang ani ng farmers if ma-address nila yung soil health. Kadalasan kasi ngayon, ang ating mga farmers ay nakasalalay lang at very dependent dun sa mga synthetic and chemical fertilizers. Nasubukan sa ekta-ektaryang palayang ito, ang modernong pagsasaka. Malusog na lupang taniman at mas maraming ani gamit ang makabagong teknolohiya sa pagtatanim ang tinutukan sa idinaos na Harvest Festival na programa ng provincial government katuwang ang Department of Agriculture dito sa Barangay San Jose, Bayan ng Bula. Ayon sa eksperto, pinag-aaralan nila ang epekto ng organic fertilizer sa pisikal na anyo ng palay, inihambing din ang tubo ng ugat, taas ng palay, at dami ng ani. Ngunyan mahihiling ta po, ano po ang epekto kang ginamit nindang organic fertilizer? Mas okay ba kesa duman sa traditional nindang ginigibo or mas okay si traditional nindang ginigibo? Maganda ang epekto ayon kay Tatay Gerardo ng makabagong organic fertilizer kumpara sa dati niyang inaani. Kung tutuusin, ang produkto ngayon, friendly sa lupa, hindi nakaka-apektar, hindi nakaka-acidic. Per hektar ko, maani ko ng 80 lang. We've generated actually at 23 kabans additional increase per hektar. Bahagi ang Harvest Festival sa Bula ng programa ng Provincial Agriculture Office at DA na layunin mas pang lumago ang agrikultura at maging bukas sa mga epektibong paraan ng pagsasaka. Jan Amador, Kamsur News.